Magandang umaga sa inyo mga katropa. So ngayong umaga ay ituturo ko sa inyo ang tamang proseso ng pagluluto ng hanginan. So magpakulo lang tayo ng tubig. Dapat hindi kulang yung tubig at hindi naman maganda kung sobra kasi matagal kumulo yan. So tingnan nyo na lang mabuti para matansya nyo. So, sa taas nga pala ng pinaglulutuan namin ay may ganito. Ito yung tinatawag na tapahan. So, dito nilalagay yung mga balat pagkatapos malaga. So, 3 kilo lang tong hanginan natin ngayon kasi medyo malabo yung dagat gawa ng malakas na agos. Pero minsan, umaabot siya ng 40 to 50 kilos. So next time, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng maramihan. So tinatanggalan nga pala namin ang bituka bago ikilo. 60 pesos yung bili namin kada kilo. So ayan nga, medyo mainit na yung tubig. Pwede na nating lagyan ng balat. So unahin lang natin yung malalaki. Kasi mas matagal silang maluto. So pagkalagay ay haluin lang ng maigi hanggang sa maghugis bilog na pahaba. At pag naghugis bilog na pahaba na siya, pwede mo nang sundan o lagyan ulit. Isunod mo yung medyo malalaki. So may gasgas na yung isang to. Kasiran kasi itong mga hanginan. So ganun pa rin ang gawin. Haluin mabuti hanggang sa maghugis bilog na pahaba, hanggang sa maubos sa paglalagay ng balat. Kung mapapansin nyo ay may mga nakabaluktot na balat. So kailangan nyo lang siyang diinan para maituwid yung kanyang hugis. Dapat maghugis bilog na pahaba siya. Ayan, nalagay ko na lahat ng balat at naghugis bilog na silang lahat. So antayin na lang natin na kumulo at lumiit. So dapat naka-maintain siya sa malakas na apoy para kumulo siya at lumiit yung mga hanginan. So ayan na, makalipas ang mahigit 30 minuto na pagkulo ay pwede nyo nang tanggalin sa kumukulong tubig yung mga balat. So kung mapapansin nyo ay lumiit na yung mga balat. So ayan, ibabad na natin siya sa asin. So ito nga pala yung nilaga namin kanina. So huli kasing dumating itong balat ngayon, kaya hindi nakasama dito.
dito natin ilalagay yung bagong laga. Pero pwede natin siyang pagsabayin, paglaga ulit. So ayan, lagay ko lang siya sa may lalagyan. Tapos lagyan ng asin. So hindi muna natin iubos yung asin, kasi lalagyan muna natin siya ng konting tubig para hindi masyadong dry. Ayan. So tamang-tama lang na dami ng tubig. At saka isalansan nyo lang siya ng mabuti. Ayan. At pagkatapos ay lagyan uli ng asin sa itaas. So bukas nga pala ay ilalaga natin siya ulit sa ganitong oras din. At pagkatapos natin ilaga ay dito natin siya ilalagay sa may tapahan. So eto na nga pala yung mga balat na medyo igana. Ito yung hanginan. At eto naman yung mga tagukan, yung mumurahin lang na balat. So bali, sa araw na lang natin ito ibibilad hanggang sa tuluyang maiga. So hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita na lang tayo sa next video.